sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Estados Unidos ay nirefer ng Kongreso ang isang dating presidente sa Department of Justice para sa mga kasong kriminal. The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral of former President Trump for assisting or aiding and comforting those at the Capitol who engaged in a violent attack on the United States. Noong nakarang Lunes, inirekomenda ng January 6th Committee ng dating presidenteng si Donald Trump ay kasuhan ng apat na criminal charges dahil sa kanyang papel sa nangyaring Capitol riot noong 2021. I think the referral established an important fact pattern, and that is that without President Trump's involvement directly and indirectly through subordinates, the tragedy that we saw occur on the grounds and inside the Capitol building would not have occurred. Matapos makapanayam ang mahigit 1,000 witnesses nitong nakaraang 17 buwan, nakatakdang maglabas ang committee ng kanilang report tungkol sa pag-atake sa Kongreso kung saan isa ang patay at daan-daan ang nasugatan. This is not the final outcome. This is certainly not the final word. What I think we'll be seeing is that the referral will be one of the factors that the independent counsel for the Department of Justice considers in whatever happens to former President Trump. Ayon sa Filipino-American na si Jeff Coleman, na dating state congressman sa Pennsylvania, baka abutin ng ilang taon bago magdesisyon ng Justice Department kung kakasuhan si Trump. I think this is less now of a public relations, public scrutiny of Trump, and now this is time to close the doors. Examine the evidence, interview witnesses, dig deeper. May hinaharap pang ibang kasong legal si Trump. Isa na dito ang investigasyon ng Justice Department sa kanyang di umanong maling paghawak ng classified materials. It's a difficult time certainly for Trump and the Trump organization, and I'm thinking this may at least be the beginning of the end of his active time in politics. Gayunpaman, tuloy pa rin ang kampanya ni Trump para muling maging Pangulo ng Estados Unidos sa 2024. Para sa TFC News, Lena Martin Thornhill, ABS-CBN News.